says, welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, isi-share ko sa inyo kung sino ba talaga ang dapat yung bilhin na compact powder. Kasi itong tatlong top brands na to, pinanggigigilan nyo talaga sa TikTok, YouTube, at Instagram. Eh. Hindi nyo talaga ako tinatantanan, okay? So, eto na. Sasagutin ko na kung sino ba ang pinaka-okay kay Baron Bliss, Get Ready With Me, and Easy & Co. na compact powder. So, if interested ka sa video na to, just keep on watching. Okay mga sis, so disclaimer lang mga sis, bago tayo mag-start, lahat ng sasabihin kong opinion or review or thoughts ko about the products are all my honest opinion and also as a consumer, okay? Hindi ko siya ibe-base as a content creator or as an influencer. As a consumer, pare-parehas tayo dito mga sis, okay? Magiging honest ako sa inyo kung sino ba talaga sa kanila, okay? And also, kung ano ba yung mga na-experience ko sa kanila this past few weeks. Well, this past few weeks. So, mag-start muna tayo mga sis kung sino-sino nga ba itong top 3 na to, okay? Ang top 3 ay si Baron Bliss, Get Ready With Me, and of course, yung pinaka-latest na nag-release is si Easy & Co. Silang tatlo ang pinanggigigilan nyo sa akin na tanong, sino ba talaga sa kanila? Ano ba? Pinag-aaway nyo ba sila mga sis? Umpisa pa lang, sasabihin ko na sa inyo, lahat sila is amazing. Alam ko kung bakit kayo nagkakagulo ng ganyan kasi nga, lahat sila mukhang maganda. Lahat sila promising. Hindi actually mukha eh. Lahat sila talaga is maganda. Kaya ganyan yung effect sa inyo. Na parang, teka, maganda na si Get Ready With Me, diba sabi mo? Oh, maganda na din si Baron Bliss. Tapos ngayon maganda din si Easy & Co. Bakit? So, yun yung sasabihin ko sa inyo mga sis. Umpisa pa lang, lahat sila walang tapon. Sa totoo lang, wala talaga sa kanilang tapon. Pero syempre, merong mga good and bad thing pa rin sa kanila, okay? Kaya yun yung ihimay-himay ko para sa inyo, mga sis. Kasi, depende din yan minsan sa skin type mo, or sa peg mo, or sa bet mo. Hindi lahat ng powder ay para sa'yo, gets? Kahit sobrang ganda pa yan sa akin, pwedeng hindi maganda yan sa'yo. Kaya, ito na. Simulan na natin, okay? Let's start first kay Baron Bliss, okay? Baron Bliss ha, Jen, hindi Baron. Kasi, babash ka na naman. So, this is the Fine to Refine Compact Powder, BNB, Baron Bliss. It has SPF 25 PA++, which is good kasi meron na siyang sun protection, di ba? Good talaga yon. Pero, syempre, hindi naman masyado ma-appreciate ng mga iba na talagang religiously na naglalagay na ng sunscreen before makeup, di ba? Pero, still, sa mga tamad na mag-sunscreen, meron na kayong protection kahit papano, di ba? So, the packaging itself, it's so nice. 599 pesos to, mga sis. Parang, yeah, siya yung, sa tatlo, siya yung pinakamahal, okay? Then, it has 3 shades lang, mga sis. Alam ko, 3 shades lang to eh. Wait. Confirm natin kay Shopee, ha? Kasi kay Shopee tayo bumibili. Yes, it has 3 shades. Fairlight, Petal, Natural Blossom, and Warm Beige Nectar, which is this one, yung 02, yung akin. So, shade-wise, alam na natin na parang ang onti masyado for Pinays or Pinoys, di ba? So, dun pa lang medyo yun yung downside niya. Onti lang yung shade range niya. So, kaya yung sinasabi ko sa inyo na oo, maganda siya. Waterproof, sweatproof siya. However, it has only 3 shades, which is feeling ko talaga dun mahihirapan yung mga Pilipinong mamili, okay? Pero, if tatanungin nyo ako if lightweight nga din ba siya, yes, it is lightweight, okay? And very nice talaga siya. Ganyan siya, oh. And very fine din ng powder niya. Ayan. Kita nyo? Very fine. So, swatch natin siya dito. Ayan. Very fine siya. So, when you try to put it sa under eye mo with a sponge or a brush, sige, let's just use this one na lang. A brush. Zoom ko kayo ha. Ayan, just to be sure na nakikita nyo talaga. So, lahat, both yan, oily. Okay? So, paano ba natin hahatiin yung mukha ko? So, dito na lang si Baron Bliss. Dito si Get Ready With Me. Dito si Easy. Okay? So, si Baron Bliss, ayan, lalagay na natin dito. Can it mattify?
Yes, it can mattify, it can smoothen, it can also minimize your, ano, parang blur your pores, mga sis. Ayan, makikita nyo naman, di ba? Kanina sobrang oily niya, tapos parang blurred out na siya. Ayan. So, talagang nagagawa niya talaga yung job niya. Doon sa parang sa description na sinabi sa kanya. Description. So, na-test ko na din siya kung waterproof siya, sweatproof talaga siya. Matatag din talaga siya, mga sis, kapag ano, ginamit mo siyang as a touch-up powder, as a, ang tawag dito, parang hindi ko siya masasabing foundation powder kasi medyo hindi siya ganun ka-coverage. Saktuhan lang yung coverage niya. Parang light to semi-medium yung coverage nitong si Bare and Bliss. Ayan. So, eh, nakalagay din naman dito, ano talaga eh. Fine to refine, compact powder lang siya. Wala naman sinabing foundation siya, mga sis. So, pang ano siya, parang finishing and also pang, ang tawag dito, pang set or pang touch-up, ganun. So, ayan siya. O, diba? Na-blur niya. Perfect siya. So, again, yun yung good and yun yung bad sa kanya, mga sis. Ayan. And kapag nag-mask ako, mga sis, wala siya, ano, sobrang minimal lang talaga ng transfer din niya. Okay, so next naman is dun tayo kay Get Ready With Me. You all know how much I love this powder. Super duper 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 love ko talaga to. Siya yung dinala ko talaga na sub sa Singapore. Siya and si Charlotte Tilbury. Pero mga sis, hindi ko halos nagamit si Charlotte Tilbury kasi ito halos talaga yung ginamit ko. Why? Kasi parang mas nakita ko na mas maganda siyang pang touch up and also pang set talaga. Kasi lalo na sa humid weather dun sa Singapore and also dito sa Pilipinas, pang Pinay na Pinay talaga yung ano na to, ang tawag dito, yung quality and yung product na to. As in, talagang, alam yung parang perfect, parang ginawa talaga siya para sa mga Pilipino. Kasi talagang makikita mo na yung shade range, sobrang dami na, diba? Sobrang dami na ng shade range niya. Tapos yung pag-blur effect niya, sobrang ganda din talaga. Tapos, long-lasting din siya. And this one has a coverage. Almost parang medium to full coverage. Kaya mo siyang i-build. Ganun siya kaganda. Ganun kaganda yung coverage niya, mga sis. Kaya gustong-gusto ko siya. Kasi, kapag bawang nagta-touch up, minsan kapag sa light powder lang yung ginamit mo, yung walang coverage, minsan makikita na yung mga patchy sides. Pero kapag minsan kasi may coverage yung ginamit mong pang-set or pang-touch up, matatakpan niya, alam mo yun. Pero hindi mo naman kakapalan yung layer, ha? Para hindi siya maging cakey din. Hindi din naman kasi siya nagiging cakey. Huwag lang na sobrang layer na layer talaga. Alam mo yun, kahit anong powder naman, pag sobrang nilayer mo, magki-cakey talaga. And this one is 549 pesos. Ang downside lang niya, yes, madami siyang shade range. Kaso nga lang, hindi pa masyado makakeep up si Sis May sa mga ano niya, tawag dito, yung mga stocks. Sobrang laging sold out kasi, gigil na gigil kasi tayo. Every time na magre-release si Get Ready With Me, gigil na gigil tayo, mga sis. Parang alam mo, walang bukas pag bumili. Like right now, ito, chinek ko sa Shopee nila, dalawang shades na lang yung available, which is si Cinnamon and si Mocha, which is sobrang medyo deep shades na yon. Eh, ayun, ako, ang shade ko dito is Linen naman. So, yun lang yung nagiging problem kay Get Ready With Me. Kaso kahit sobrang ganda niya, perfect na siya halos talaga. It's just that laging sold out yung mga shades. So, sana maka-keep up sila Get Ready With Me para, di ba, happy talaga lang lahat. Tapos, ito yung itsura niya, mga sis. Ganyan. Ayan. Tapos, ito siya. See, meron talaga siyang coverage. And may shade siya. Gets. Ayan. Tapos ngayon, to try na natin siyang ilagay sa powder. Itong brush din yung gagamitin ko. Dito, tignan yun. Diba? Oh. Nag-blur niya talaga and na-smoothen out niya. See the difference? Ang galing, diba? Pero ito talaga,
subok na itong si Get Ready With Me. Sure ako na di kanya talaga iiwanan sa ere. Lalo na pag nagta-touch up ka sa mga events, nagamit ko na siya. Sa Everbelena kasi, ito yung ginamit kong pang-touch up and ano. Sobrang pack na pack siya. Ayan. Very nice, diba? Pang-set and ano. Pero hindi ko siya ma-recommend na parang gawing foundation. Hindi kasi ako mahilig talaga sa ganun eh. Pero may mga ganung tao na powder foundation yung bet. Pero ako, mas prefer ko siya as ganito. Yung pang-finishing, pang-set, ganun. Kaya, sobrang gustong-gusto ko to. As in, sobrang nice and smooth lang niya. You can see the difference naman, di ba? Oh. Di ba? Sobrang bongga. And what I like about this is very lightweight lang niya. Pwede siya sa oily skin, pwede din siya sa dry skin. Kasi ako, sobrang dry lang dito yung area ko. Pero hindi siya yung sobrang, alam mo yung parang nakaka-emphasize lalo. Hindi siya ganun. Lalo na pag ganyan, yung blend mo ng ganyan. Tapos, sponge mo. Lalo na din kung sasabayan mo nung spray nila. Ay, sabi ko sa'yo, nagme-melt yun. Tapos, combo sila na ang ganda talaga mga sasabi ko sa inyo. And, ito talaga, kahit ang daming lumabas na mga powder, sobrang, ito talaga marirecommend ko din, lalo na sa mga beginners, sobrang nice niya mga sis. Pero hindi ko siya, natry ko ba siyang waterproof? Ah, tinry ko kasing pag-compare itong dalawa, si Berry and Beast, tsaka si Get Ready With Me. Ano siya, parang hindi din naman siya nahuhulas kapag nababasa agad or nababawisan ka, hindi ka nahuhulas din. Pero meron siyang mga transfer nga lang sa mask, ganyan. May onti siyang transfer din sa mask. So, yun yung downside niya mga sis. Okay, mga sis, last na tayo. Dito na tayo kay Easy & Co. na kanilang True Flex Powder Foundation. This one naman, I'm in the shade Fawn. This one has a lot of shades also. 9 shades as far as I know. 9 shades siya na pwede mong pagpilian. So, for that one, nakaka-happy yun. And also, as of right now, nakailang days na sila nung nag-release, eh meron pa rin mga stocks yung bawat shades, which is a good thing, okay? Kasi yun lang yun naman din yung nahihirapan dun sa Get Ready With Me kasi onti lang yung mga available stocks nung bawat shades. Pero this one, they have a lot of stocks pa sa bawat shade, so i-grab nyo na yun. Kasi mga sis, halos parehas lang sila ni Get Ready With Me. Winner test ko din sila in both parehas na long-lasting and blurring effect pa rin talaga sila. Meron lang ako napansin na onting-onting difference lang sa kanila, which is mas may onting-onting coverage. Nung time na nag-workout ako, meron pang onting-onting mas coverage. Onti lang, siguro parang mga 5%. Wow, na-compute. Mga 5%, ganun ka-onti lang yung difference. Pero makikita mo pa rin na may mas may onting coverage pang natira kay Get Ready With Me compared kay Easy & Co. that time nung winner test ko siya. But again, mga sis, almost the same lang sila ng finish talaga, as in. So, ayan siya. In the mahiwagang, ano, mga sis, mahiwagang packaging pala. Bago ko swatch, sorry. Sobrang nice talaga nitong packaging na to. As in, napag-isipan siya. Kahit alam mong makikita mo na andun si Marc Jacobs, ginawa pa rin nilang as Easy & Co. yung packaging, di ba? Nakikita nyo pa rin talaga si Easy & Co. Hindi nangingibabaw si Marc Jacobs. So, ayan. You can get the brush here. Ayan. And when you put it back, ganyan. May magnet siya, mga sis. May magnet siya. Ganon. O, di ba? Ganon. May magnet. Tapos balik mo na siyang ganyan. Then when you open it, ta-da! O, di ba? Tapos ang ganda-ganda ng mirror, ganda ng packaging. Sobrang napag-isipan yung packaging, okay? Pero, don't get me wrong ha, dun sa unang dalawang na una, maganda naman din talaga yung packaging nila. It's just that mas parang nagandahan lang ako dito kay Easy & Co. kasi mas, ano, mas slick yung packaging niya. Which is, aminin natin, mas maganda. Talagang give natin yun kay Easy & Co. yung kagandahan ng packaging. But again, yung ano niya, tawag dito yung puff, mas prefer ko yung puff ni Get Ready With Me kaysa sa puff niya. And then, ayan, tatry na natin siya sa aking under eye. Wait, asan yung brush ko? So, papakita ko sa inyo na halos parehas lang talaga sila ni Get Ready With Me. Zoom ko pala kayo.
diba, nakikita nyo, mas blurring si... mas blurring, sorry. The same lang sila na blurring. It's just that magkaiba sila ng shade kasi alam mo yun, hindi sila perfect na magka-shade talaga. Ni... ayan, ganyan siya. Tapos... ayan. Diba? So, makikita mo na... nabu-blur din niya, namamattify niya, nasiset niya ng maayos yung powder mo. Ganon. Very nice. Eh, nakakapang long-lasting din talaga siya ng makeup mo, ng base mo. Pag sinet mo ng powder, etong powder na to. So, ayan. Makikita niyo na parang mas may coverage dito kay Get Ready With Me compared kay Easy & Co, diba? Mas may coverage ng onte si Get Ready With Me. Kita nyo ba? Antay ba yung ilaw? Okay, so ayan. Nakikita nyo na na-blur niya talaga. Diba? Parang blur the blur na yun dito. Pero ayan, ganyan yung effect niya. Mas may coverage si Get Ready With Me compared kay Easy & Co. Ayan. Diba? Ayan. Pero almost the same lang talaga sila ng effect. Promise, mga sis. Lalo na kapag itong sponge yung ginagamit mo. Parang halos parehas lang talaga sila. Ayan. Nakaka-long lasting lang. I mean, para sa akin yun ha. Kasi depende pa rin naman yan sa inyo kung paano nyo siya gamitin. Powder, brush, or anything. But for me, feeling ko talaga, almost the same lang sila nung quality ni Get Ready With Me. Mas onting, mas may coverage lang si Get Ready With Me. Pag nilagay mo na sa mukha mo, ayun o. Diba? And very blurring to. Oosh. Nice, diba? Very fine din yung powder niya. Alam mo yun, halos parehas lang yun. Parehas pa din sila ng price. Pero mas winner talaga si Easy do sa packaging. And again, nakaka-happy na nakaka-blur din siya and everything. And tinry ko pala siya na panglakad or parang gumala ako gamit to nung siguro parang mga 5 days na. Okay naman siya. I mean, after kung iset ng ano din, ito. Kasi ito parang hindi na siya mawawala sa buhay ko talaga tong setting spray ni Get Ready With Me. Pag ginagamit ko siya, parang long-lasting and hindi nagki-cake. Ito, hindi din siya nagki-cake. Si Get Ready With Me, si Baron Bliss, hindi sila nagki-cake sa mukha ko pag tumatagal na. Alam mo yun, pag napawisan na, nakapag-mask na, okay pa rin naman siya. Pero nagta-transfer mga sisa. Lahat silang tatlo nagta-transfer. Ang pinaka-onting-onting transfer is si Baron Bliss. Onting-onting. Kapag yung tipong napawisan ka na talaga. Okay, so yun yung napansin ko. Siya yung pinaka parang ano, ang tawag dito, walang masyadong transfer si Baron Bliss. Pinaka may transfer is si Easy & Co. Yun. Okay, so yun lang mga sis, natapos na yung pag-explain ko sa inyo bawat product or compact powder na meron tayo. So now, pinaka-final na talaga is for me, ang pinaka-number one ko talaga is si Easy & Co. That's my number one kasi may onti pa siyang coverage na angat kesa dito sa dalawa na to. Okay? Kaso nga lang ang downside niya is yung mga ibang shade wala talagang sold out talaga siya. Okay? And siya din yung pinaka bulky na packaging. So yun lang yung downside niya. Pero quality wise, parang feeling ko para sa akin, siya yung pinaka number one. Okay? Second ko is will be si Easy & Co. Una, I like the quality kasi nga halos kaparehas ni Get Ready With Me. Mas lighter version lang siya. Nang onti lang. As in talagang onti lang yung difference nila na pwede mo silang pag-compare na parang dupe sila sa isa't isa. Alam mo yun. Pero ang pinaka-last ko is si Baron Bliss. Bakit? Kasi for Pinays, parang ang onti ng shade range niya. Mahihirapan kayo as a consumer na pumili lalo nung shade kasi tatlo lang siya. Tapos, doon sa tatlo na yun, hindi pa natin sure kung makakachamba ka, diba? Syempre, powder yan. Hindi naman yan liquid foundation na pwede mong i-mix and match, diba? So, kailangan talaga pag powder, nasasaktuhan mo talaga yung shade. Kaya, siya yung pinakalas. Kahit sweatproof and waterproof pa siya, syempre, mahirap pa rin para sa atin na makapili nung foundation, yung shade na kailangan talaga natin for powder, diba? So, ayun, yun yung for me. And siya din kasi yung pinakamahal. So, di ba, parang
consumer-wise, kasi nga, di ba, consumer itong review na to, or as a buyer talaga, parang siya yung pinaka-expensive compared dun sa dalawa pa, di ba? So, again, top 1 ko is Get Ready With Me, top 2 ko is Easy & Co., then top 3 ko is Bear & Believe. So, ayun lang mga sis, I hope nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong sa inyo kung ano ba sa kanilang tatlo ang bibili nyo, okay? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel mga sis. Lahat ng link nitong tatlong product na to is nasa description box. Thank you so much for watching. Bye!